kabataan kasi yun po yung ating nais. At wala din pong problema na mag-invest para po sa ating mga sweetheart kasi yun po yung ating gusto. Ito po mga kaibigan, kapag in love po ang isang lalaki sa isang babae, kahit po yung pinaka piso po niya ay kanya pong gagastuhin para po sa kanya. Pero kapag matapos ng ikasal, sasabihin ng husband na, ano ba tong asawa ko, palagi nilang humihingi ng pera? Nagre-reklamo na mga kaibigan. Kasi anong nangyari dyan? Kahit meron namang pera, pero yung kumukupas na po yata yung pagmamahal mga kaibigan. Pero dito, kung mahal po natin si Jesus, wala pong problema sa pagbibigay sa kanya at sa kanyang gawain mga kaibigan. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso mga kaibigan. Saan kaya ang ating kayamanan? Saan po ang iyong kayamanan? Kung negosyo po ang ating kayamanan, nandun po ang ating puso. Kung ating kayamanan naman ay bahay, siguro nandun din po ang ating puso. Kung ating mga anak naman ang ating kayamanan, doon din po ang ating puso. Pero po, kung ang kayamanan natin ay ang gawain ng Diyos, doon din po ang ating puso, mga kaibigan. Kung mahal mo si Jesus, masisiyan ka po na magbigay para sa kanyang gawain, mga kaibigan, para sa ikalalago ng kanyang gawain. Ngayon, kung nais natin maging successful, huminto po tayo sa pagnanakaw sa Diyos at madahan ko pong sinasabi na magsauli po tayo no, ikaw po ang bigay, magbigay po ng handog, mga kaibigan. At subukin, sabi po dyan ng Biblia, subukin po natin ang Diyos, hindi lang po sa isang linggo, kundi subukin po natin ang Diyos for the rest of our life. Ay kapag maging tapat po tayo, ay ang Diyos po ay magpapala. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan, mga kaibigan. Question, gaano kalaki ang ibinigay ni Jesus para sa iyo? Gaano ba kalaki? 10% lang ba yung binigay ni Jesus sa iyo? Hindi, mga kaibigan. 100%, mga kaibigan. At more than pang 100%. Kasi lahat, binigay niya po yung sarili niya, yung lahat-lahat na nasa langit, at saka yung hinihingi niya po sa atin ay yung ating lang katapatan sa pagsasauli kung ano po yung sa kanya, mga kaibigan. Sabi po ng Proverbs 23:26, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Yung gusto po talaga ng Diyos, eh, hindi po yung ating pera, kundi po yung ating puso. Kasi kapag pagmamayari po ni Jesus ang ating puso, wala pong problema sa pagsasauli at sa pagtulong po ng kanyang gawain. Kaya, yung appeal ko po dito sa atin mga kaibigan ay, sino po dito gustong sabihin kay Jesus na, Lord, tulungan niyo po ako, Lord, na maging tapat sa pagsasauli na ikaw po at pagbibigay ng handog. Yun ba ngayong nais mga kaibigan? Yes, pwede ba ipakita yan sa pagtaas sa ating kamay? Yes, mga kaibigan, tutulungan din po tayo ng Diyos na maging tapat po sa Kanya. Again, yung pagpapala ng Diyos ay yun po yung nagpapayaman, mga kaibigan. So, yun po sa Proverbs 23:26 din yung gusto ng Diyos ay yun po yung ating puso. Kaya ngayong umaga, ano po, may pag-asa para sa iyo, ang Diyos, lahat ng ikaw po ay sa Kanya. May pag-asa para sa iyo, sa Panginoon, huwag ka lang namang dadaya. May pag-asa para sa iyo, ang langit ay punong-puno ng biyaya. Kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, na sabay sa ikaw po'y ihandog, binibigay. May pag-asa para sa iyo, masayang naghandog, panalo sa buhay. May pag-asa para sa iyo, pagmamahal kay Kristo, ang motibong tunay, may pag-asa kay Kristo para sa iyo, mga kaibigan. Sa ating pagkatapos, tayo po ay tumayo. Atin pong kantahin ang I'd rather have Jesus.